Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Narito ang mga nagbabagang balita ngayong araw sa Ronda Brigada. Tensyon sa land conflict area sa Barangay Labangal muling tumaas, isa tinamaan ng ligaw na bala. Abangan! Target ng PDEA 12 na nanlaban, patay. Mahigit 500,000 pesos halaga ng shabu na sabat. Pampasaherong van sinunog ng mga armadong kalalakihan sa Kiamba, Sarangani, Province. 105 na cyber-related crimes na itala sa Region 12. Responsable ng paggamit ng internet, isinusulong. At pondo sa pagbabago at pag-asenso program, inilunsad ng DTI. Sarjan, magandang hapon. Araw ngayon ng Martes, Enero 31, taong 2017. Patay sa bypass operation ang target ng PDEA 12 kagabi sa Sultan Kudarat matapos di umanong manlaban sa otoridad. Target, kinukonsiderang high-value target dahil sa halos kalahati milyong pisong shabu ang nasabat sa posesyon nito. Ibrigada mo, Jess Aleduna. Nakabulagta at wala ng buhay ang target ng bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 12 sa loob ng lodging house sa Tacorong City, Sultan Kudarat kagabi matapos di umanong makatunog na agent pala ang katransaksyon nito. Sa larawan, kitang-kita pa ang hawak-hawak nitong baril. Kinilala ang target na si Ron Ayan Belmonte, isang driver na residente ng lugar. Noong nagapalitan na, when he sensed na may mga arresting team na from PDEA, so he drew his firearm, homemade pistol, and then he was about to shoot our operatives. And so, as directed by our director Castro, na if ever mapunta sa or ma-endanger nga yung lives ng agents natin, then they have to resort and they should do what they have to do. Wala sa watchlist ng PDEA ang target, ngunit kinukonsiderang high-value target ito dahil sa halos kalahating milyong piso ang hinihinalang shabu na nasabat sa posisyon. Modus umano nito sa lodging house ang transaksyon upang ma-monitor kung sino ang lumalabas at papasok sa lugar. He uses lodging houses, inns, and hotels para makapag-transact nga sa mga customers niya kasi yun nga, to avoid detection. Kasi mas madali niya mapapansin kung may papasok na operatiba kasi nasa isang room nga lang. Considering na more or less 60 grams yung na-confiscate sa kanya, so that is almost 500,000. Yes, makakonsider natin. And yung areas ng operation niya kasi, hindi lang siya nakafocus lang sa Tacorong City. Pumupunta din siya sa nearby provinces. Inaalam pa ng PDEA kung saan nagmula ang drogang nakuha rito. Ngunit sa impormasyon, nagbabagsak ito sa kalapit na probinsya at iba't ibang lugar sa rehiyon. Gayon din ang impormasyon kung may protektor itong nasahanin ng otoridad. Kung ganito na kaya niya mag-bitiw ng ganitong kalaki na almost 60 grams, posible na isa din siya sa mga nagsusupply din sa mga smaller pushers sa area na yan. Dinala pa ang target sa ospital, ngunit di na ito umabot ng buhay. Sa pag-upo ng bagong regional director ng PDEA Region 12, sunod-sunod na ang naging operasyon na isinagawa ng ahensya. At aasahan ang mas marami pang operasyon upang matugis ang mga may illegal na gawain. Jess Aleduna, Brigada News. Puspusang pagtatrabaho sa hanay or hanay ng PDEA ang aasahan ng publiko matapos ang mandato ng Pangulo na buwagin ang lahat ng mga anti-illegal drug units ng PNP sa buong bansa. Kasunod nito ang mandato na wala munang pulis na sasama sa lahat ng operasyon ng PDEA sa halip mga kawaninang AFP. Ibrigada mo, Jess Aleduna.
Matapos ang pag-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na buwagin ang mga anti-illegal drug units ng PNP at ipinatigil muna ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa ang war on drugs ng administrasyon, tugon ng PDEA Region 12 ang puspusang pagtatrabaho sa pagsugpo ng illegal na droga bilang lead agency na tumutugis sa mga may illegal na gawain. We haven't received yung so hard copy kung anong mga marching orders with regards dito from our Director General kung ano bang gagawin. However, if this is the case, well, sa side ng PDEA as the lead agency, then we have to triple our efforts with regards sa illegal drug trade dito sa ating region. Kasunod nito ang pahayag ni National Capital Region Police Officer Chief of Police Director Oscar Albayalde na di muna maaring sumama ang PNP sa lahat ng mga operations na isasagawa ng PDEA upang atupagin ang internal cleansing sa hanay ng PNP at mga tiwalag na PNP officers at officials maging ang scalawags. Kahit noon pa man kasi kasama na rin natin yung AFP, especially pag may mga malalakihang trabaho tayo. So, siguro makakasama pa rin natin sila, the NBI, the AFP, and other law enforcement units. At upang masunod ng ahensya ang kanilang target na hulihin ang may mga illegal na gawain, nangangailangan sila ng dagdag na pwersa upang maging agent. Sa buong bansa, nasa 3,000 bagong agents ang kinakailangan ng ahensya. 300 kada batch naman ang kukunin. Dito sa GenSan, maaaring magsumite ng mga kinakailangang dokumento sa opisina. Deadline ito sa February 3, 2017. Kung hindi naman makakaabot sa deadline, maaaring mag-walk-in sa PDEA Region 11 sa Davao ang mga interesadong aplikante. Kailangan lamang na may eligibility na sa 5 ang height at malakas ang loob na tugisin ang mga personaheng sangkot sa pagpapalaganap ng illegal na droga sa bansa. Maaring bisitahin ang website ng ahensya sa www.pdea.gov.ph. Sabi ni President, hindi na siya nakafocus sa 6 months. Mag-extend siya hanggang 2022. So, especially na ngayon na kung mafocus talaga ang fight ng illegal drugs sa PDEA, then talagang eager tayo, especially sa bago nating director ngayon. Gusto niya talaga na maubos talaga ng nasa target list at watch list natin. So we will do what we have to do. Just a Liduna, Brigada News. Isang insidente na naman ng panunulog ng sasakyan ang nangyari kahapon. Sa inisyal na impormasyong nakalap ng news team mula sa Municipal Police Station ng Kiamba, Sarangani Province, sinunog ang isang public utility van o PUV sa Purok Mirasol, Barangay Lebe, bandang alas 6 ng gabi. Ang van may plakang MVY-400 na minamaneho ni Roger Rosite. Nagpakilala raw ang nasa 8 kalalakihan na miyembro ng New People's Army o NPA mula Jensen patungong maitom ang sinunog na van. Agad namang nirespondehan ang Traffic Management Unit, Bureau of Fire, Regional Public Safety Battalion at Armed Forces of the Philippines ang nasabing insidente. Armadong grupo at militar nagkaengkwentro sa Sarangani kung saan tumagal ng halos isang oras ang nangyaring sagupaan sa pagitan ng armadong grupo at ng mga sundalo Lunes ng hapon sa Barangay Pag-asa sa Bayan ng Alabel, probinsya ng Sarangani. Para sa detalye, makakasama natin live sa linya ng telepono ang Public Information Officer ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army na si Lieutenant Daryl Consancio. Magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon, Attorney Ken. Magandang hapon din sa mga iyong mga tagapakinig. Any info po so far kung meron bang sugatan o napatay sa hanay po ng mga armadong kalalakihan na nakaengkwentro ng ating mga kasundaluhan? Sa ngayon, wala tayong recorded na mga wounded or patay sa habig ng armadong grupo na nagharas sa tropa natin sa Barangay Pag-asa, Bayan ng Arabel. Sa atin din, sa tropa din natin, wala din namang sugatan at namatay. Yung pong contractor na Jargon Construction, meron ho bang natanggap na extortion mula sa, halimbawa, sa grupo ng mga nag-ooperate po sa naturang lugar? According sa pakikipag-usap natin sa manager ng Jargon Construction Company, persistent na
for how many months may nangihingi talaga sa kanila ng extortion demands dahil sa project nila sa loob ng mga barangays ng Alabel. Mm. Ano pong particular project ito, sir, Sir Consancio? Pakikilit po, Atty. Khan. Ano pong particular project itong ginagawa ng Jargon Construction, sir? Ito ay road rehabilitation project. Ito ay farm to market road. Diyan sa may Pag-asa po, ito po yung matagal na pong hinihiling ng mga komunidad diyan para po maibaba yung kanilang mga produkto ng madali. Gano po kalaki itong naturang proyekto at medyo ho ba tatagal pa itong naturang proyekto? Mahaba-haba po ang kanilang nakuhang road rehabilitation project at we expect po na aabutin pa ito ng ilang buwan. Mm-hmm. At meron bang info na kayo ngayon kung anong grupo ito ng mga armadong lalaki ang nakainkwentro ng mga sundalo? Based po sa blotter report na nakuha namin sa Alabel Municipal Police Station, ang grupo po ng New People's Army, particular na po ang Guerrilla Front 71. Mm-hmm. At kumusta naman po ang area ngayon? Ito ba etensyonado pa rin o balik normal na? Sa ngayon po, under control naman po ng ating tropa ang lugar. But hindi pa rin po tayo nag-kumpiyansa. At lastly, sir, na pagpatuloy na ba ang naturang proyekto pagkatapos ng pangyayari? Yes po, patuloy pa rin po ang project at in-insure naman namin po ang Jargon Company at yung mga komunidad na we will perfect the project para po matapos talaga ito. Alright. On that note, Lieutenant Daryl Consancio, maraming hong salamat sa iyo, sir. Thank you, Attorney Khan. Alright. Samantala... Nalusaw na ang low pressure area na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kundi tail end of a cold front patuloy pa rin na nangingibabaw sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala sa Mindanao, malinsangang panahon aasahan. Ibrigada mo, Johanna Kilindarino. Tuluyan nang nalusaw ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na binabantayan sa nakalipas na araw. Kung matatandaan, nagdulot ito ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region at sa ilang parte ng Palawan. Samantalang patuloy pa ring nararamdaman ang tail end of a cold front sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Ang buong Mindanao naman makakaranas ng makulimlim na kalangitan. Kasabay nito ang panakanakang pag-ulan na sinabayan ng pagkidlat at pagkulog na may malakas na pag-ihip ng hangin. Manggaling sa silangan papuntang Amihang Silangan direksyon na magdudulot naman ng mga pag-alon sa karagatan. Sa pangkalahatan, magiging maaliwalas na panahon ang mararanasan. Ngunit paghandaan pa rin ang tsansa ng mga isolated rain showers at thunderstorms. Johanna Kilindarino, Brigada News. Muli na namang tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga tauhan ng pinag-aagawang lupa sa Barangay Labangal, usan isa ang tinamaan ng ligaw na bala. Kapulisan may hakbang ng ginawa upang matigil na ang kaguluhan. Ibrigada mo, Jess Aleduna. Naka-confine ngayon sa ospital si Aling Aida Montawil, 40 taong gulang, residente ng General Paulino Santos, Coronadal City, matapos matamaan ng ligaw na bala sa binti. Pasado alas 11 ng gabi kahapon, nang tumaas ang tensyon sa pagitan ng dalawang armadong grupo sa Barangay Labangal. Tumangging humarap sa kamera ang ginang, ngunit sa panayam sa kanya, sinabi nitong dinig na dinig niya ang putukan at may katagalan rin bago humupa ang putukan kagabi. Habang nakaupo ito sa bahay, malapit sa conflict area, nagulat na lamang siya ng himasin ang binti at puno na ng dugo kahit dumiretso na ito sa ospital. Ayon kay Police Senior Inspector Robert Forrest ng Macar Police Station, tumagal ng halos isang oras ang palitan ng putok kagabi. Ngunit di pa nila tukoy kung sino ang dalawang armadong grupong responsable sa barilan. More or less isang oras yung palitan ng putok. Hindi naman natuloy-tuloy, no? Sporadic firing lang, on and off.
Maraming bala silang ipinuto kagabi. Sa inisyal na imbestigasyon ng otoridad, mayroong isang armadong grupo na nagsimula kaya nagkatensyon at nauwi sa putukan. Kung sa nakabili ng property dyan, they just want to protect their property. Para hindi ma-encroach na exchange of fire. Hindi naman talaga na actual encounter na harap-harapan, but ito yung they are just firing their firearms sa air. Nahihirapan naman ang kapulisan kung sino ang sasampahan ng kaso dahil kung pupunta sila sa lugar upang mag-imbestiga, di naman raw nakikipag-ugnayan ang mga tao sa lugar. Kaya ang problema din natin doon is pagdating doon, wala magsasalita. Okay. And then wala tayong ma-file ng kaso kasi dahil nga sa takot nga. Kahit siguro nakita nila kung sino, they are afraid to divulge sino identity ng mga gumawa ng ganong insidente kagabi. Sa kabila ng karasang umuusbong sa lugar, di naman nababahala ang mga lumipat na residente dahil di naman raw sila apektado ng gulo. Wala man ko kabati nga nagpalitan og butok kay natulog man mi pagmata na mo. Naana ingon nga naa daw kuan, ingon ana nagbuto pero wala mi kadungog. Mura ra mag firework ra among pamati. Si Mang Toto, aalis raw sa lugar kung may mangyayaring di kaaya-aya. Ngunit kung wala naman raw, mananatili pa rin ito sa lugar. Panahon nga mawawa tayo kay di man tayo gusto kagubot. Isang mediation ang isasagawa ng Police Station 2 kung saan magsasama-sama ang mga land claimants, apektadong kumpanya sa lugar, kasama ang legal counsel ng lungsod at PNP upang pag-usapan at bigyang solusyon ang mga issue. Pinakamaganda po talaga is dapat mag-usap mediation kasi everybody knows na yung kaso nasa court. So ang PNP will just wait na kung anong desisyon ng korte, final verdict ng court. Kung pabor ba sa kanila o hindi. So as of this time, habang walang court order, ang PNP ay manatili walang papanigan sa both parties na nagka-claim dyan. Ngayong 2017, ito na ang pangatlong pagkakataon kung saan sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga armadong grupo sa lugar at unang pagkakataon naman na may natamaan ng ligaw na bala sa insidente. Jessa Leduna, Brigada News. Higit 100 kaso ng cyber-related crimes ang naitala para sa Rehiyon 12 sa daang taong 2016, kaya't isinusulong ng lokal na pamahalaan kasama ang kapulisan ang responsableng paggamit ng internet upang maiwasan na mabiktima ng krimen. Ibrigada mo, Jeremiah Maridayana. 6 na oras kung tumutok sa computer at gumamit ng internet ay estudyating si Lester. Bati dito na sa panibagong panahon, may masasamang loob na ginagamit ang internet upang gumawa ng krimen. Kaya siya mismo, sinisiguro na maingat siya tuwing nag-i-internet upang maiwasan maging biktima ng krimen. Ano ka na, yung hindi mag, kahit sino mag-chat, para maiwas, iwas scam. Si Razel Ann naman, 2 beses sa isang linggo kung gumamit ng internet. Bagamat bihira lang ito mag-online, kinokontrol niya ang kanyang mga pinupost. Bihira daw siya mag-post ng mga litrato ng pinupuntahan o di kaya ng luho sapagkat bati niya na sa makabagong panahon, naglipa na ang mga cyber-related crime. Safe, dapat may kabuluhan dapat ang gina-research sa internet, lang. Para sa taong 2016, may naitalang higit 100 kaso ng cyber-related crime sa buong Rehiyon 12. Kung saan online libel ang may naitalang pinakamaraming kaso ng 36. Sumunod dito ang identity theft na may 23 na kaso, internet scam na may 12 kaso, 12 kaso din sa paglabag sa RA 995, 10 kaso sa threat, 4 na kaso sa paglabag sa RA 9262 in relation to Section 6 ng RA 10715, 3 kaso na estafa, 3 kaso din na Facebook hacking at 1 kaso na email spoofing. Kaya't ang mga konsehal, isinusulong din ang responsableng paggamit ng internet upang maiwas sa mabiktima na cyber-related na mga krimen. Information age is really the best thing happened to the society. But it's so hard to comprehend, Madam Chair, that our government we only respond to the effect of the internet. But the responsibility and the accountability of the internet provider. Ako lang, ako na lang yung istorya sa tingkod, kaya hindi sila makikita, makita mabunta. So, daba ang iyong representative dito?
Ayon sa HEPE na Regional Anti-Cybercrime Office 12 na si Police Chief Inspector Leo Dofiles, nararapat na ipaalala sa bawat internet user ang responsableng paggamit ito. Sapagkat sa panibagong panahon, maraming mga individual ang gagamitin oportunidad upang makapagloko ng tao o gumawa ng krimen. Of course, maging responsible tayo sa paggamit ng internet. No? Internet is a big help to us, especially sa students or in the research, but sometimes inaabuso din ng iba. Kaya maging responsible tayo sa paggamit. And lalo na sa mga parents, dapat ang parents kasi minsan hindi nila alam kung anong ginagawa ng mga anak nila. So that is why malaking part din ng parents at home para mamonitor natin kung anong ginagawa ng children natin, ng mga anak natin when they are using the internet. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, laganap na ang paggamit ng social media, kaya't isinusulong ng lokal na pamahalaan kasama ang kapulisan ang paggamit ng internet sa mas mautak na paraan. Jeremiah Diana, Brigada News. Nais tutukan ng lokal na pamahalaan ang problema sa pornography. Kung saan isa din ito sa itinuturong rason kung bakit mas nahihikayat ang kabataang subukan ng premarital sex. Pagbuo ng monitoring system para ma-block ang internet sites na nagpapalabas ng manlalaswa, isa sa mga tinitirang solusyon upang matugunan ang problema. Ibrigada mo Jeremiah Marie Dayana. Mainit na tinalakay sa konseho ang epekto ng pornography sa mga individual, lalong-lalong sa kabataan. Sa ibinigay na privileged speech na kilalang pro-life and pro-women supporter na si Councilor Lourdes Casabuena, kanya inilada ang kanyang abukasiya laban sa teenage pregnancy at pagtaas ng kaso ng HIV/AIDS. Kung saan isa sa kanya tinuturong rason dito ang pornography, sapagkat sa panonood daw ng kabataan dito, mas naengganyo umano silang sumabak sa pakikipagtalik. One of the contributing factors that I can say why we have much problem now as far as teenage pregnancy is pornography. Ang mga konsehal nagbigay din ng kanika nilang opinion ukol sa naturang usapin. Dapat to strictly implement na inaccessibility of children to this adult science by implementing yung pag-activate ng parental. You see that actually these are signs of a decaying society, the erosion of our moral values. They're sick. Yeah, it's a sick society. So, hindi na pwede na i-block yung mga born area. Concern ako is, if the government could host this kind of budget with the giant expenses current, kasabay din ito, inimbitahan ng HEPE na Regional Anti-Cybercrime Office sa si Police Chief Inspector Leo Dofiles. Para sa kanya, walang mabuting na idudulot sa isang tao ang panonood ng pornography at nararapat na mamonitor at matutukan ito ng lokal na pamahalaan. Kasi po ma'am, ang nagmomonitor lang po kasi ng mga, wala po kasi tayong backbone. What I mean by backbone is yung doon po dumadaan yung internet natin, yung internet connection. Bagay na sinaayunan din ng Acting Department Head na City Population Management Office na si Judith Hanyola. Para sa kanya, naging daan ng pornography sa premarital sex ng kabataan. Sinasabi nga ng study namin, teenage pregnancy study result of 2014 and 2015, that pornography formed part of the problem. And so we need to address it by coming up with policies, ordinances, or whatever laws that can help arrest the rising of our teenage cases in GenSci. Sa panayam ng NewsIM kay Police Chief Inspector Dofiles, nararapat raw na magkaroon ng backbone ang lokal na pamahalaan. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng monitoring system upang mamonitor ang mga nagbubukas ng pornographic websites at ma-block ito. Sa pamamagitan doon ng pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology. So, kailangan talaga natin magkaroon tayo ng sariling backbone yung government so that we can monitor the internet traffic and we could easily block sites na like porn sites or child pornography sites or other sites na we think dangerous sa ating populace. So, it's very important na magkakaroon talaga tayo ng sariling backbone. Maalala ipinagbawal na din ng Presidente Duterte ang pag-access ng pornographic sites sa bansa, ngunit may ilan pa din nakakalusot na nakapag-access pa rin dito.
Kaya't ang lokal na pamahalaan nais makiisa sa kagustuhan ng Pangulo at target makamtan na walang makapag-access ng port upang maprotektahan ang bawat mamamayan, lalo't lalo na ang kabataan. Jeremiah Diana, Brigada News. My teacher, my hero. Ito ngayon ang isa sa buhay ng mga guro ng Department of Education, Division ng Sarangani. Magsasagawa sila ng 2 araw na outreach program sa mga malalayong lugar ng nasabing probinsya sa darating na February 2 at 3, kaya na lamang ng Salanao Kapanglao Elementary School, layunin ng tanggapan na matulungan ang 471 estudyante sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga school supplies, learning materials, at iba pa. Pupunta kami doon sa Lanao Kapanglao, the party school in our division, located dyan doon sa municipality of Glan. If we are going to go there through Glan, so mga one day na walk yun. But we have a shortcut here from Malapatan, so mga 4 hours na lang ang lakad namin. So our purpose in going them, of course, to know ano mga pa situation doon, because we have also our building to be constructed, school building to be constructed sa school na yon. And of course, we would like also to go there bringing mga school supplies, bags, and used clothing, school notebooks. In fact, we have also Bibles to be given to the parents doon sa ano na yon, sa school. This is one way of showing to our community that we are also concerned doon sa kanilang lugar, and of course to inspire our teachers and students to really focus on their studies and teaching sa mga teachers natin. Good news! Mayroon ng programa para sa mga kabrigada nating negosyante na nais na mapalago pa ang kanilang mga negosyo dahil inilunsad na ng Department of Trade and Industry ang pondo sa pagbabago at pag-asenso o 3P program na magbibigay dagdag puhunan. Ibrigada mo, Johanna Kilinderino. 4,750 pesos ang kikitain sa 50 marinated boneless bangus ni Lola Angeles. Mayroon itong 10 empleyado na siyang gagawa sa isang araw. Aniya, mas magiging malaki ang kanyang kikitain at mas marami ang kanyang makakayang gawin kung magkakaroon siya ng processing plant na mapapadali ng kanilang trabaho. Ang plano ko po is madagdagan yung kapital ko at saka makabili ako ng area na pagpatayuan ng processing plant namin sa aming women's association. Ang 63 taong gulang naman na presidente ng grupong Municipal Rural Improvement Club Council na isang grupo ng mga negosyante na si Rodney Munar. Hindi raw sila nagkulang pagdating sa mga training at seminar na dapat puntahan. Ngunit sa puhunan umano sila nabibitin. Ngayon kung may pag-asa ng mga financing institution sana na mabigyan kami na hindi na matagal. Kasi actually, yung mga training namin, parang hindi din namin magawa dahil wala kaming mga kapital, wala kaming mga equipment. Ang mga problemang ito ang kadalasang nararanasan ng mga negosyante o maging sa mga nais magnegosyo. Kaya naman para matugunan ito, isang programa ang inulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI, Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 Program, programa na naglalayong mabigyan ang mga micro-enterprises ng alternatibong pagkukunan ng pondo para sa kanilang mga pagkakagastusan. Ito nga ipautang na ating ginagawa dahil sa instruction ni Presidente. Sabi niya, dapat babaan ninyo ang interest rate. Dapat mura ang pautang sa kapital para sa mga maliliit na negosyante. So ito yung P3 na tinatawag natin. Binigyan tayo ng pondo na 1 billion.
ng gobyerno, galing kay Pangulo ito, at pinilot natin ito ngayon in three areas, for the Visayas in Tacloban, for Luzon sa Mindoro Occidental, and sa Mindanao dito sa Sarangani. Kaya naman laking tuwa ng mga napiling mabigyan ng pagkakataon na maging first batch ng nasabing programa. Malaki ang pagpapasalamat ko sa DTI at nabigyan ng pagkakataon ngayon kami at sa ating lahat dito na umpisa na ito ng pagbabago at pag-unlad ng ating negosyo. Nagpasalamat ako at ng marami kasi naka-avail ako ng seminar at alam ko na kung paano palaguin ang negosyo. Actually, ma'am, ang nakikita talaga namin, makakatulong talaga. Makatulong sa kanilang pamumuhay, lalo na yung mga estudyante. Yung mga kasama ko nga, ongoing na. Pero at least nakakatulong. Si Mr. may trabaho, hindi man din sapat, lalo na kung may anak na lima. Sa ngayon, kung may college, dalawa, isang high school, dalawang elementary, mahirap na. Mahirap na talaga. Ay, so, salamat nga. Mapada yun. Ang mga ganito na mga ayuda. Ang additional capital po na mo sa mga negosyo. Tapos magpapasalamat po ako kay mahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. At least matabangan ming mga gagmayng negosyante. So sana po, nagpasalamat po ako kay ada ko kaning tabang sa mo, labi na sa mga gagmay na negosyante kay murag ma-aware na mi o kanang siguro time na nga mabiyaan na mo mong 5-6. Ayon sa lokal ng mga opisyal ng Sarangani, malaking tulong umano ito sa mga residente at maging sa probinsya. Maganda siya at least makakatulong sa mga small micro-entrepreneurs natin. Pero ang gusto ko talaga na hingiin na babaan pa rin yung interest rate kasi 30% a year, medyo mas maliit siya sa 5-6, like no? So pabor, pero medyo mataas pa rin. So ang para sa akin, it's a good program. At least malayo ang mga micro-entrepreneurs sa mga nagbibigay ng mga loans sa 20% kada bulan, no? So that's what, almost more than 200% a year. So ito, 25 to 30% a year. So malaking pagbabago na ito. Johanna Kilindarino, Brigada News. At heto pa mga kabrigada, isa pang good news. Isang information kiosk ang binuksan patungkol sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa General Santos City Airport. Arikain itong mabigyan ng kalaman ang mga residente ng lungsod higil sa ASEAN. Nagbabalik sa report si Brigada Johanna Kilindarino. Sa darating na ASEAN Summit 2017 kung saan Pangulong Rodrigo Duterte ang chairman, inaasahan na patatatagin pa niya ang relasyon sa mga karatig bansa tulad ng Japan at South Korea bukod sa paghihingi niya ng suporta sa kanyang laban kontra sa droga. Naniniwala ang Pangulo na isa itong malaking hakbang para sa ikatatatag ng ekonomiya ng ating bansa. Ngunit para sa Philippine Information Agency o PIA, hindi ito magiging posible kung mismo ang mga mamamayan ng Pilipinas walang kaalaman patungkol dito. Kaya naman isang ASEAN information kiosk ang binuksan sa General Santos City Airport. Andito kami ngayon from the Philippine Information Agency upang i-launch ang ating Philippine Information Agency ASEAN Information Kiosk dito sa airport. Ito ang pangalawang information kiosk na ating binuksan sa Mindanao. Noong Friday, binuksan namin sa Zamboanga. And we are doing this para magkaroon tayo ng platform para sa ating mga kababayan na makakuha ng impormasyon tungkol sa ASEAN. Lalo na this year, we are hosting the 50th founding anniversary of ASEAN here in the Philippines. And it's very important for our people to be connected and know more about ASEAN. Para sa 62 anyos na si Tatay Eddie Bareno, laking tulong umano nito lalo pat madalas siyang nasa airport, bunsod na rin ng panay na biyahe. Ayon sa kanya, maaari niya umanong basahin ang mga impormasyong naroroon habang naghihintay ng biyahe. Para sa akin ay maganda. Dahil kung wala pa ang sundo ko, tingnan ko lamang doon ang guideline ninyo, malalaman ko kung ano ang aking pupuntahan. Para naman sa SIMA na si Arnel Caminyan, isa umano itong magandang instrumento upang magkaroon ng kaalaman sa ASEAN. Para maging malawak yung pag-unawa natin sa mga ASEAN country.
Isa sa mga layunin ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang panatilihing payapa ang lahat ng kasaping bansa. Nais din ito na palakasin ang relasyon ng mga bansang kasapi at magtulungan sa mga isyu ukol sa ekonomiya, seguridad at sosyo-kultural. Johanna Kilinderino, Brigada News. Balitang Mindanao, mga kabrigada, lalong lumala pa hanggang ngayon ang nangyaring fish kill sa Lake Cebu, South Cotabato, kung saan aabot na sa higit 80 toneladang tilapia ang nasayang. Para sa detalye, i-Brigada mo June Desca. Lalo pang lumala ang nangyaring kamahong o fish kill sa lawa ng bayan ng Lake Cebu dito sa lalawigan ng South Cotabato. Ayon kay Lake Cebu Vice Mayor Gandam, ito na ang pinakamalala na fish kill na nangyari sa kasaysayan ng Lake Cebu sa nakalipas na 5 taon. Ayon naman kay Lake Cebu Sangguniang Bayan Member Teresita Topas, halos buong lake na ang napiktuhan ng fish kill kung saan daan-daang toniladang isda ng tilapia ang nasayang. Sa inisyal na talaan ng Agriculture Office, nasa mahigit sa 80,000 kilong isda ng tilapia na ang nasayang, habang patuloy pa ang pagdating ng data mula sa ibang fish cage operators. Dahil dito, naghihinaing na ang mga apektadong fish cage operators sa tindi ng pinsala ng kalamidad sa kanilang lugar. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng Municipal Council ng Lake Cebu ang rekomendasyon ng barangay na apektado ng fish kill para magdeklara ng state of calamity. Yan ang ulat para sa Brigada News TV. Ito si Brigada June Desca ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, the music and news authority. Aabot sa 640 na mga miyembro ng unang batch ng Tagumeño Ayaw ng Droga o TADS ang nagsitapos sa isinagawang stand program ng Tagum City. Ang mga nasabing individual ay mga dating nalulong sa bawal na gamot na kusang sumuko noong buwan ng Hulyo. Ibrigada mo, Julius Pakot. Aabot sa 640 na mga miyembro ng unang batch ng Tagumeñong Ayaw ng Droga o TADS. Ang mga nasabing individual ay mga dating nalulong sa bawal na gamot na kusang sumuko sa mga otoridad noong buwan ng Hulyo noong nakaraang taon. Noong araw ng Linggo ay sinagawa ang first commencement program ng stand na isinagawa sa New City Hall sa Barangay Apokon, Tagum City, Davao del Norte, kung saan isang oras bago isinagawa ang nasabing aktibidad ay isang drug test ang ginawa para sa mga nasabing mga miyembro para alamin na kung tuluyan na ba silang tumigil sa nasabing masamang bisyo. Matapos ang isinagawang pagsusuri, lumabas na negatibo ang lahat ng 640 na mga miyembro at sa kasalukuyan ay tinatawag na silang seryosong Tagumeñong Ayaw ng Droga o STAND. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pakot. Sa 91.5 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority. Cagayan de Oro pageant enthusiast, hindi kontento sa naging sagot ni Miss Philippines sa isinagawang Miss Universe 2016. Para sa detalye, i-Brigada mo Claudine Lusak. Hindi kontento ang isa sa mga kilalang pageant enthusiast sa lungsod ng Cagayan de Oro sa sagot ni Miss Philippines Maxine Medina sa question and answer portion sa Miss Universe Coronation Day kahapon. Nasayangan umano si pageant enthusiast Owen Haen sa hindi paggamit ni Maxine sa ni-request nitong interpreter, kung saan oportunidad na sana ni Maxine na ma-showcase ang sariling lingwahe ng mga Pinoy, pero bigo itong magsalita ng Tagalog at ikinagulat na lamang nang marami na sumagot si Maxine gamit ang international language. Aminado naman ang nasabing pageant enthusiast na merong punto ang sagot ni Maxine, pero kulang pa rin daw. Habang sa panayam naman ng Brigada News FM Cagayan de Oro kay Melody May Parel Pimentel, ang fashion consultant ng Pangulong Rodrigo Duterte, inihayag nito na posibleng makapasok si Maxine sa top 3 kung ginamit ito ang kanyang interpreter. Sa kabila ng kaliwat-kanang reaksyon, nanatiling proud ang nasabing pageant enthusiast at fashion consultant sa Pambato ng Pilipinas dahil hindi birong makapasok sa top 6 sa 65th Miss Universe Edition. Para sa Brigada News TV, Brigada Claudine Lusak sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, the Music and News Authority. Siniguro ng Department of Foreign Affairs na nakatutok ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa iba yung dagat. Sinabi ito ni DFA Secretary Perfecto Yasay
kasunod ng kanyang naging pagbisita sa Saudi Arabia noong nakaraang linggo. Ayon kay Yasay, ipinadala siya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Saudi Arabia upang alamin at pakinggan ang mga problema ng mga Pinoy roon. Pinulong ng kalihimang mahigit sa 100 leader ng Pinoy organizations sa nasabing bansa. Kasabay nito, hinikayat niya ang Pinoy community sa Saudi Arabia na magtulungan. Samantala, sinabi ni Yasay na layunin din ng kanyang pagtungo sa Saudi na plansyahin ang napipintong pagbisita ni Pangulong Duterte roon ngayong taon. Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa pansamantalang ititigil muna ang anti-illegal drug operation kung saan wala na munang magaganap na offline tokhang at offline double barrel para lubusang matutukan ang paglilinis sa hanay ng mga pulis. Samantalang binuwag ang anti-illegal drugs group ng PNP at ipinasa na muna ang responsibilidad sa PDEA para naman sa pagtugi sa mga illegal drug dealers sa bansa. De La Rosa bumuo na umano ng isang counter-intelligence task force para bantayan at patalsikin ang mga skalawag ng mga pulis. Nangako naman ang PNP chief na hindi niya sasantuhin ang mga mahuhuling tiwaling pulis na dumudungis sa pangalan ng kapulisan. Hindi maapektuhan ang mga Australian dual national ng executive order ni US President Donald Trump na haharang sa mga dayuhan mula sa 7 Muslim countries na makapasok sa Amerika matapos magkasundo ang Australia at US na i-exempt ang mga Australian nationals sa travel ban. Ayon kay Prime Minister Malcolm Turnbull, lahat ng Australian passport holders maaari pa rin makabiyahe sa US kahit pa mayroon ng executive order. Palugod pa rin anyang tatanggapin sa US ang mga Australian national kahit pa sila ay dual citizens. Bukod sa Australia, exempted din sa travel ban ang mga dual citizens ng Canada at United Kingdom. Sa pinirmahang EO ni Trump, pinipigilan ang pagpasok sa Amerika ng mga dayuhan mula sa Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen sa loob ng 90 days. Bukod dito, nakasaad din sa nasabing EO ang pagpigil sa mga refugees na makapasok sa US sa loob ng 120 days at indefinite ban naman sa mga refugee na mula sa Syria. Hawak kamay ang halos 2,000 katao na nagpalutang-lutang sa Lake Epecuén sa Buenos Aires, Argentina para gumawa ng world record. Sinertipikahan ito ng Guinness Book of Records bilang pinakamaraming tao na hawak kamay na nagpalutang-lutang sa tubig sa loob ng 30 segundo. Nabasag nito ang record na naitala sa Taiwan noong 2014 kung saan 650 katao ang nag-float sa Sun Moon Lake gamit ang flotation aids. Ngunit sa record na naitala ng Argentina, walang ginamit na floating aids ang mga partisipante. At yan ang kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Martes. Mastoryang 24 oras na titutukan ng news team ng Brigada News TV. Kabuuang pagserbisyo at para sa publiko, walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Ako si Brigada Attorney Khan, sadyang mapagmahal SM Malieke. At ito ang Ronda Brigada!